Magandang gabi, magandang umaga at tanghali sa inyong lahat mga kabrigadang Pinoy Survivor. Kahit nasaan kayong lupalop sa mundo o dito sa Pilipinas, sa ating mga OFW, kumusta na kayo? Happy Holidays! Anong date na ba ngayon? 11 days to go. Bisperas na. 11 days to go till Christmas Eve, no? So, naway maging maganda at malusog ang inyong Pasko. Hinay-hinay lang, hindi kinakailangan na magrat ng gusto. Ano lang, pahinga lang. Tapos wag niyo kalimutan yung ano, yung Christmas message lagi, no? Crisis come. No? Sinilang siya. At babalik siya, di ba? Babalik siya. Lapit na siyang bumalik. So, I hope you are able to celebrate Christmas, the holidays, with all your loved ones, yung family nyo, at saka with so much happiness, ano? So, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik ng ating vlog, channel. Sa mga bagong subscriber, maraming salamat. Check out the playlist. Pili lang kayo. Marami naman playlist na ano, iba-ibang topic. Pili lang kayo. Get updated. Kung hindi nyo pa napapanood lahat, may buhay kadete, may buhay sundalo, may buhay private citizen, farmer, at may mga tungkol sa mga current issues, no? So, pwede kayong mag-comment sa ibaba. Maraming salamat sa mga nagko-comment. Pero yung walang bastusan, ha? Pwede kayong magsagutan, walang bastusan, walang personalan. Okay? Tapos, panoorin nyo yung video 2, 3, 4. At ganado na si Leng Valdez na mag-tally nung ating... kung ano man na magiging choice nyo, boto kayo sa comment section kung ano yung type ninyo out of the 10 na entries ng logo na pinadala ng ating mga Kapinoy Survivor. Okay? So, from the top, mahaba yung comments ninyo. Andres Cabayan, Vlogs. Okay, Merry Christmas, sir. Merry Christmas, Andres Cabayan. Maraming salamat sa pagbati. Ted Bong, a blessed Merry Christmas, Sir Dado and Tier Fan. Maraming salamat sa inyo. Tetbong, sa iyo rin, pamilya, no? User, me, 7, Charlie Papa, 4 November, Delta, 5, Charlie. Ang panggulo ay bugok na leader. Lupit, no? Panggulo, panggulo. Kaya nagjo-joke nga ako na lang yung panggulo. Bugok, bugok na leader. Okay lang na bugok na leader, basta... at least nagde-decide, ano? Hindi yung nawawala ka. Okay lang yun. Maraming, ano, na-COVID eh, yung si BBM. Kaya, okay lang. Okay lang, na-COVID daw eh. So, siguro naman, sa susunod, magkakaroon na ng, ano, magkakaroon na sila ng action plan, no? Action plan sa mga, sa RORE mission natin. Hopefully. Alam nyo, yung AFP nakatali ang kamay. Sa aking ano ah, minsan kasi pagkaisipin mo, parang kasalanan nila, naduduwag eh. Sa tingin ko hindi eh, no? Nakatali ang kamay because may politiko eh. Merong civilian supremacy over the military. The military can do only so much. Bitawan mo yan sa armed forces. Kita mo kung di lumubugla ng barko dyan eh. Kasi ano eh, kaya hindi naman pwedeng pairalin din yung ano. Hindi kasi tayo handa. Yun yung problem. So, ang pinakamagawa na lang ng armed forces, as I was suggesting in the past vlog, na ianda natin yung ating mga reservists. Kung hindi natin kaya pa yung mga equipment, yung mga assets, i-organize nyo yung ating mga reservists such that you can give them the... magkano lang magagastos sa training? Meron kang website, hindi kaya kayo magkakaalaman kayo. Kunyari, magkasama tayo sa Ilocano Brigade. Ilocano din, hindi brigade eh. Ilocano Corps number 1. No?
Ilocano Corps, o kaya Cordillera Corps, o kaya Bicolano Corps, o iba-iba, no? Cotabato Corps, Zamboanga Corps, o kanya-kanyang pagalingan, di ba? Kanya-kanyang diskarte, isa lang ang agenda, prepare. Tapos may mga pinuno na mga retired, no? Retired officers and men of the armed forces, no matter how old, there's that value, may experience. And then, imemerge yan dun sa, yung skeleton na yon ng kadre, imemerge dun sa listahan ng mga reservists dun sa probinsya na yon. Ang daling i-organize. In no time, mga give it max 6 months eh. Medyo, meron ng listahan yan. Kasi computer printout lang naman yan. Meron naman sigurong master list tayo ng mga reservists. Ano? Kung wala, kuha kayo ng master list ng mga botante. Doon, able-bodied citizens. Through the LGU. Through the barangay captains. Through, ang daming way para gawin yon. And then from there, may master list ka. Tapos nun, may contact number ka, may address ka, padala niya sulat. Oh, hindi ito draft. Hindi ito draft. This is an invitation. If you want to serve, or you want to be prepared to join the Ilocano Corps, number one. O kaya, Cagayano Corps, number two, etc., etc. No? 200,000 ang isang corps. Oh, yung armed forces natin, 140,000 eh. So, ganun din yata ang PNP, 180,000. So, kung nakahanda yung bawat province na ano, ang daling ayusin sana eh. Oh, bahala na ngayon, kunyari, si General Bautista, oh, yung naging chief of staff, isa siya. Si General Katapang, nasa Bucor. Oh, malis siya sa Bucor. Hindi kaya, yung buong Bucor, isang corps yun. Oh. Mga bilibid corps. Mga tao ni Jan Katapang, yung panay mga jail guard niya, tsaka yung ano, lahat ng preso doon, ano. Oh, hindi naman armasan eh. pagka kinakailangan, when push comes to shove, marunong na. Marunong na. Marunong mandel ng weapons, marunong mag-handle ng hand-to-hand combat, mga ganun ba. Marunong gumawa ng booby trap, explosives, mga ayun, wag na explosives pa. Bilibid yun. So, ano eh, and then yung mga security guard, lahat eh, force multipliers, pwedeng gawin yun eh. And then, meanwhile, yung Congress, maghanap kayo ng pondo, bawasan nyo yung mga travel allowance, sipin mo, yung 2 billion na yun. 2 billion, o kaya yung bawat isa sa inyo, na may 40 million something, 25 something na, o more than 25 million each per year, bawasan yun, kung 300 kayo, ilan yun. Diba? And then, mag-jumpstart ba yung ating defense weapons? Mga firearms, mga Kevlar helmets, mga ganun ba? Tayo lang gumawa, mga vest, body armor, etc., etc. Hanggang sa boots, hanggang sa bota, hanggang sa jungle knife. So, kung ano, gusto nyo ma-recover yung money, huwag nyo nang negosyoin. Gawin nyo na lang na umiikot siya, and then umu-order yung mga tao, authorize sila, PNP naman, ayusin yung mga lisensya. Saka screening na hindi gagaangan kung ano yung setup natin ngayon sa licensing, sa LTOP, pwede, ang dali sana kung gugustuhin. Ang dali. Such that given a year, ready na tayo. Yun yung ano ko. Pwedeng gawin yun. Tapos nga, kasi kung habang wala tayong budget sa mga barko-barko na yan, high polluting ng mga barko, mga jet, mga fighter jet, at saka mga attack helicopter, submarines, eh, mura lang ang preparation, organization, training ng reservists. Lahat yon. Pagka yun, may himulmul. Lahat yon. Pagka na yun, matrain, pwede tayong pumatol sa China na hindi tayo natatakot na magkagirian, magkagera man, bigla, atakin tayo. We will repel them the way our
our 10 BCT Battalion Combat Team, PEFTOC forces, repelled them 1,000 against 40,000. Daming patay doon sa kanila, di ba? So, ano yan eh, yung iba yung damdamin, no? Kung ready ka, confident ka, kahit yung weaponry, kulang-kulang eh. Pero, kung nakakapag-training tayo, makakalalaman kung paano kalalaban against drone, paano kalalaban against sa thermal, etc. Ek-ek, no? Mga ganun ba? Camouflaging, etc. How to counter the modern weaponry, no? How to stay safe from biological or chemical attack. Mga ganun ba? Pwede eh. Kesa naman kung kailan nandyan na. Yun ang pang. So, nasa defense officials natin yan, AFP. Mario Lingkod. Si, sir, Merry Christmas to you and your family and loved ones. Tama yun, sir. Magsadsad ulit ng panibagong barko dyan sa Luma. Ah, dyan na Luma na para mainis ang mga Chekwa. O, oh, di ba? Isipin mo, magsadsad ka ng... Gawin nating policy, Mr. President, Mr. President, Mr. President, gawin nating policy. Sa bawat incident na aggressive dyan, nag-laser, nag-water cannon, nang bangga kayo, etc. Isang barko, isasadsad namin. Isang barko na luma, isasadsad namin. Bagong pintura, bagong tiktik kalawang. I-decommission na sana, pero hindi na muna. Active pa rin siya, kagaya ng BRP Sierra Madre. So, kung BRP Sierra Madre sinadsad ng 1999 nila ERAP, panahon na ERAP, 2023 ngayon, it withstood 24 years and still going on. So, kung magsadsad ka ng panibago dyan, bago-bago, it will last for another 20 years, minimum. 25 years siguro, no? And then, magiging tsura niya, yung ganyang BRP Sierra Madre. But if we will maintain it, maintain, kasi pinabayaan yung Sierra Madre, nakailang repair na rin siguro yan. Kung lagi may paint job every year, di ba? Pagka may tumutubong kalawang, banatang kaagad ng anti-rust. San dama ka na WD-40? So, kung meron kasing nakasadsad ng mga barko, maganda. Dadami, sakit ng ulo. Sa BRP Sierra Madre, sakit ng ulo ng China. Huwag natin hintayin na ang China magpagawa ng isla doon sa west, doon sa Scarborough Shoal, Bajo de Masinloc, or sila magsadsad ng barko doon. Una-una lang yan, magsadsad tayo. Meron silang dalawang barko doon, lagi. Pasok tayo, sadsad, joint operations muna. In the guise of a joint operation, pasok doon, sad-sad. Tapos iwanan na, meron ng tropa. Anong gagawin nila doon? Bombahin nila? Hindi eh. Ade, pagkabinomba nila yon, mutual defense treaty. Ngayon yung resupply, isipin kung paano yung resupply. O de sige, merong ruta o kaya by air. No? So, think out of the box. AFP. Tsaka West Philippines na ano, task force. Pagka nanghihinaan loob ng presidente, hopefully hindi, no? Pagka nanghihinaan loob, palakasin yung loob. Sir, Mr. President, inom tayo. Inom tayo, Mr. President. Oh, ito, kainin mo, Mr. President. Masarap yan. Panay sili yan. Kaisang dakot na sili. May nagtanong nga pala dito kung Ranger si BBM, PBBM. Honorary member siya ng class 74 yata, dash 85, basta ganun. Nakalagay yung pangalan niya doon eh, sa mga rebulto ng mga bawat class, no? Meron siya doon, nakalagay yung pangalan niya. Tsaka, dinibank na yan eh. May nagsasabi, hindi talaga siya, Ranger. Yung iba naman sinasabi, pati yung mga classmates niya, Ranger siya. Pero ang malinaw, tingin namin, hindi ka naman Ranger kung hindi ka nag-test mission eh. So, hindi siya nag-undergo ng test mission. So, ibig sabihin, honorary ka. Kasi pagka nag-Ranger ka, Scout Ranger, yung regular course, kinakailangan mag-test mission ka. Hindi pwede yung
yung nagte-test mission yung classmate mo tapos ikaw hindi. That makes you an honorary graduate. Ganun, baka ganun yung kanya. I don't know. Ranger or not, he is the president of the Republic of the Philippines. He is the commander-in-chief. He doesn't need a badge of musang, no, yung tabak. He doesn't need that. He is the president of the Republic. He was voted by 31 million. He decides on foreign policy. He is the commander-in-chief. From four-star down the line, hanggang private, back private, they will follow him. Chain of command. He is the highest. No? Now, kung ayaw niyang gamitin yung kanyang authority, yung kanyang command, nasa kanya yun. Sa kanya yun. Eh, wala naman tayong magawa kasi siya yung naboto. Binoto nyo. Ako, binoto ko yun. So, let's just wait and see. Mahirap maging presidente. Cut him some slack, if you will, no? Ngayon, kung kunyaring hinayaan nyo na hinayaan yan, ano yan eh? Yung parang ano, yung, paano ba magandang isipin dito? Yung ano, yung mga plate, no? Tectonic plate. Gaganyanan. Oh, BBM. Oh, tapos nun, yung taong bayan. Oh, administration, taong bayan. Mga ganyan-ganyan. One is to give. Ano yan, BBM. And then, company ni BP Sara. Everything is in equilibrium sana. Pero, pagka nasobrahan yan, oop, ganon. Biglang puputok eh. Nagko-coil up tong ito. Pinipisan itong ganyan, pressure, hanggang sa pumitik. Pagka pumitik yon, earthquake na malakas. Intensity 10, intensity 9. So, sa ngayon, ang nakikita ng tao, medyo parang kulang si BBM. Yun ang nakikita ng tao. Kaya nga, kung kayo advisor ni BBM, kung kayo advisor, mag-anak o advisor, o malapit kayo, nagtatrabaho kayo, nagtitimpla kayo ng kape ni BBM o whatever, o kayo yung may sniffing dog sa PSG, o kaya kasama ka lagi, back up ka, o security ka, close in, sabihin nyo naman, nakakusap niyang tao, Mr. President, can I be candid with you? Okay, masyadong takot na takot kayo para sabihin nyo yung nararamdaman nyo, Mr. President, ano, huwag kayong magagalit sa akin, pero ang perception ng taong bayan sa iyo, ganun, weak ka. Kasi ganito, bakit weak? Kasi ganito, magalit ka sa akin, sir, pero yan yung ano, yan yung nakikita namin, nadidinig namin eh. So, advice. Kung wala sa lugar yung advice ninyo, at least you tried, no? You tried. Kasi tinutulungan mo eh, kung ang loyalty is magsisip-sip lang kayo, wala mangyayari. Yung loyalty, you treat him as a friend, you treat him as a person, sabihin mo kung ano yung nakikita niyong depekto para mag-improve siya, para tanggapin niya yung criticism and then improve yourself on it, no? Pag hindi, wala. He will not finish his term. Yun yung hard reality dun. Hindi ako magre-rebelde pa laban sa kanya, no. Panunuorin ko lang yan sa Facebook at saka sa mga SMNI, o kung meron pang ano, kung meron pang ano yung MSN, SMNI, kung meron pang franchise. Panonorin ko lang yun sa YouTube na, ito na nangyayari. Because nga yung pressure plate, no, nagaganyan na, nagpupush. Right now, ang lakas ng ina-apply na pressure nito. Mga ganon, tinutula. BP Sara, Tatay Duterte, Celis, Badoy, ganon. Pinakulong yung dalawa eh. So, nag-react ngayon yung mga tao. React yung PMA. Kala nyo, ha? React yung PMA. React si Roque. Nag-file sa ano. Thank you, Attorney Roque. Thank you for being there. Thank you, si Attorney Panelo. No? Sila Attorney Trixie for explaining to the public. Sila Rugando Sasot. Clap. Maraming salamat sa inyong sakripisyo, no? At sa shoutout sa lahat ng P-Mayor
PMA-er na pumirma doon sa manifesto at marami pang nagagalit at hindi nakasama yung pirma nila. Oh, isa na ako doon ha. Kasi at number 36 eh, nag-indicate na ako eh, naisama yung pangalan ko eh. Number 37 sana ako eh. And then pinost ko na sa Facebook. Okay na sana eh. Pero nung tinitignan ko yung ano, yung mga pangalan, oh, nasa yung pangalan ko. Nawawala yung pangalan ko. Nag-make statement na nga ako eh. Pero okay lang yun. It's the thought, no? The thought. Kung baka saan, very proud ka pa. Mga animal na mga kongres to. Congressman to. Ngayon, ganyan. Abusado kayo. Oh, kita nyo. Galit na kami. Nagalit kami. Sige. O, tapos, natakot. Ano ba magandang title? Meron ako sinulat eh. PMA grads support Celis Badoy. Lumaya na, laya na, talo Congress, natakot. Oy, nako. Shout out sa mga PMA graduate, matanda man o mga batang klases. I'm so happy na marami tayong mga A-year na alam pa rin yung tama't mali, no? Nakikita pa rin. Because wala yung ano, biglang pak, lumabas yun. And then, si ako nalaman ko, yesterday. Mas ano nalaman ko, sinabi sa akin asawa ko, may post yung ano ah, may manifesto. Uy, talaga, tuwan-tuwa ako, may manifesto. Nasaan, basahin ko. Ah, pipirma. Binasa ko, mahaba yung manifesto. Mahaba eh. Dami. Oh, tas nakasama ba yung mga punto? Oh, ganyan. Sige. Sino may pakana nito? Di naman sinabi kung sino may pakana eh. Basta lumitaw siya. And then, ayan na, pinost na nila SAS, nila Loretta Chu, Chrisette. Ano nga pala, clap, Chrisette, no? Maraming salamat sa inyo. Sa inyong sakripisyo sa bayan, ano? At lahat kayo. panalo yung ano, mga tao. Pero, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos. Parang Fernando po. Hindi pa tapos. Kakalusin na kayo. You know, Congress, hindi i-correct ko ah, yung binabalita kasi ng ibang vlogger, natakot ang Congress, inorderan na Supreme Court. Wala pa yung Supreme Court, nag-file pa lang ng kaso. Hindi kaso eh, actually hindi kaso, petition, habeas corpus, tsaka certiorari, man. So, para ano, yung mag ano yung Supreme Court pag-aralan and then maggawa sila ng parang action kung kakatigan nila yung Congress o hindi, kung sasabihin ng Supreme Court yung Congress eh may power yung Congress kaya tama lang yung mag-contempt sila, may contempt power sila, pwedeng ganun na sagot ng Supreme Court or pwedeng sabihin ng Supreme Court you Congress overstepped. They do not know the law, yung mga ganun ba? They violated the Constitution. They violated the rights of Celis and Badoy. The Supreme Court, kung kahapon pina-Monday ng hapon, pinail ni Attorney Roque, no? Ni Spokes Roque, ano siya? Magde-deliberate pa yung Supreme Court. I-schedule pa yan kung kailan. But since nag-ano ang Congress na i-release na sila, parang they are hoping, Congress is hoping na maging moot and academic para hindi na mag-meeting ang Supreme Court. Ang pinapanalangin ko, pag-meetingan pa rin ang Supreme Court at mag-issue pa rin ang statement ang Supreme Court. Kung ano yung findings nila, kung ano yung tingin nila. Because kung ano yung pananaw nila, may impact yon sa Congress. So, ang Congress nagsabi, sige, bibigay nga namin si Celis ng ano, ng furlough, ng parang palalayain, ano yung leave, ano, leave, no? Palalayain ka ng ano, in condition,
na kasi para punta niya yung nanay niya kasi parang masama daw ang ano ng nanay. So, humingi si Celis, ka-Celis na pwede siyang bumisita sa kanyang nanay. Eh biglang sinasabi ng Congress na mga congressmen na matapang, matapang, may katwiran, ganun ba, na hindi pwede. Iurong mo na muna. Iurong mo na muna yung petisyon. Napakawalang yan ng ano natin, Congress natin. Ano. Sorry ya, mga honorable, pero napakawalang yan ng ginagawa nyo. Kaya abuso talaga kayo eh. Okay. Kaya nga marami sa amin nag-indicate na pumirma. Now, ang ano yata, 150 plus na. Eh, wala pa doon yung pa. Hindi, nawawala pa yung mga pangalan namin eh, iba. Because hindi namin alam kung nasaan yung master list, yung origin, no? Yung ibang, iba sa amin, hindi alam kung nasaan. Basta, sumulput siya, and then, sign ako, count me in, ganun lang ang nangyayari. So, iba, dinaan sa, kagaya ko, dinaan ko sa message, dinaan ko sa isang upper class na class 77 na laging pinagmumulan ng mga manifesto. So, ang tingin ko, sa kanya galing, nagsabi ko, sir, pirma ko, pirma mo, eh ano mo ako sir, sama mo ako dyan, pirma mo ako. Kasi lagi naman ako sumasali sa mga ganyan na manifesto. Tapos, yung comply pa nga, nakakaya pa ako eh, nag-comply pa sa akin si sir eh, na Dan, Dan, no, de, nagawa na raw niya, sinama yung pangalan ko. Tapos nakita ko, senior ko, after, kaya nga sabi ko, okay na ako, happy ako kasi sabi ko, I take pride na I'm one of these PMAers standing up for what ever you sinulat doon sa manifesto. Nga ba, no, so, happy ako. Tapos nakikita ko yung mga kakilala. Uy, kita ko, ganyan. Eh. Si ano, oh, pati mga mista, nakita ko. Happy na ako kasi may pag-asa pa rin tayo. Okay. But does it end there? Hindi pa, ha? Congress, hindi pa. Pinakawalan si Celis at saka si ano, Doc Lorraine Badoy. Matapos yung nakawing yung 7 araw nila at nag-hunger strike sila at matapos yung pahiya sa madlang people na kayo ang napahiya. Congress ang pahiya. Okay, so ang conclusion, talo ang Congress. Talo. Kasi natakot ang Congress. That babanatan pa ng for humanitarian purposes. Humanitarian consideration. Bulol! Paano yung may Supreme Court eh? Na papasok sa eksena. Kasi kahihiyan ninyo pagka nagdeklara ang Supreme Court na sinasabi, "Hoy, Congress, mali yan, i-release ninyo because you are violating the rights of these two people, Celis and Badoy. You're violating the rights and you are violating the own your own laws na you created in Soto Law at saka whatever laws pa na binabayan." Ano eh, shellacking ang mangyayari. Talagang ano yung Congress eh. Maupakan talaga eh. Left right, parang sinampal. Pak, 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 pak. So what? Judiciary, kapantayan. Pero, sino ba nag-interpret ng batas? Di ba ang judiciary? Kayo, nag-create ng batas. Yun ang function ng Congress. Mag-create kayo ng batas. At, mag-liquidate kayo. Mag-liquidate kayo ng walang resibo. Mga animal. Bad yun. Mali yun eh, no? So, okay. Tapos, at least yung PMA na manifesto, it's a saving grace. Over and above dun sa kay Mayor Magalong na lumabas. Kay Idol Mayor. Mayor ng Baguio. Idol. Lamang lang sa akin si Sir na isang paligo. 82 yun eh. 83 ako eh, no? Lamang siya na isang paligo. Pero, sabi ni Sir, matagal niyang, a true patriot, ito yung sa site niya, sa public servant, a true patriot champions truth and integrity above anything else. Agree, 100%, a true patriot champions truth and integrity above anything else. We are the champions. Mayor Benji Magalong attests to the patriotism of Representative Romeo Acop, PMAer class 70, if I'm right, no?
He questioned the statement of Sunshine Media Network International SMNI. Anchor Lorraine Maribadoy on love of country during the recent and blah blah blah. I served directly under Congressman Angco for 8 years from Cordillera to Mindanao to NCR. I can personally attest to his sense of patriotism. Very good, as I am also attesting to your sense of patriotism, sir. In several occasions, he sacrificed his career and his own personal interest for love of country. Lalo, kagaya niyo, sir, kayo. Imagine yung mamasapa no na board of inquiry that you were the chairman. Hey, saludo ko because you were supposed to be the chief PNP and it was promised to you already na, sige, chief PNP ka, huwag mo implicate si Pinoy. But you still came out with an honest to goodness na kung ano yung findings nyo and Bato was there, no? Happy ako kasi sabi ko, hanap itong mga, at least itong mga PMAR na ito, mga snappy na hindi mabibili, na hindi baling hindi mabigyan ng posisyon. Basta kung ano yung tama. Yun yung, dun ako. Kaya idol ko yan eh. At kasama ko yan sa Honor Committee. Honor Committee, 4 na taon. Sama ko. Kaya nung pumasok ko, Honor Committee na yun eh. So, 4 na taon ako Honor Committee. Hindi, 3 taon. 82, 83 siya. 82, 82, 83, 84. 85. Yeah. Basta kasama ko siya. So, graduating siya. Yearling siya, plebo ko na Honor Committee. So, 3 years pa kami nagkasama sa Honor Committee. Makita mo yung pagka-straight niya na tao eh. Okay, so, well, there's no question. Ang ano ko lang, sir, hindi ako sang-ayon sa iyo. Yung, sorry, sir. Sorry. Sorry po. He sacrificed his career and his own personal interest for love and country and to protect the integrity of the police organization. Nung pinapanood ko yung ano ilang beses eh, yung hearing, nung sinabi ni Lorraine Badoy na, in fairness, no, sinabi ni Lorraine Badoy na I feel bad, parang ganon yung dating, ano, yung ganon yung peg, na parang disappointed siya dun sa kinilos ng Congress, kasi tatay niya Congress, tapos dun siya lumalaki sa Congress bilang bata, nung pinapalaki siya ng kanyang congressman father. Tapos noon, I feel bad na ano na ganyan yung ina yung kinilos ng Congress kasi nga yung sa kanya lang is inaano niya love of country. Then nag-react si ano si Congressman Akop na yun niya very politely pa nga eh, sabi na Madam Badoy, I am sorry for what happened to you today. Pero you do not have a monopoly of love of country. Yun doon ako na oops, anong ginagawa ni sir? Anong ginagawa ni sir? Mali naman yun. right ni Doktora Badoy na magsalita, magstatement, humingi siya ng permiso sa Kongreso na pwede bang magsalita. Sasabihin niya, kasi inaano siya, kinontempt siya. Oh, nasabing lying ka sa harap ng TV, yung national TV, sasabihin, sinungaling ka. Eh, siyempre, kung ikaw, feeling mo hindi ka sinungaling, at you're just be misunderstood, eh, ako, sasabihin, mumurahin ko pa ang Congress eh. Buti pa nga, tame na tame si Doc Lorraine. Ako, mumurahin ko, mga hinayo pa kayo. Wala kayo sa lugar eh. Kasi, people of the Philippines, ang Congress, really abused their power. Kahit anong sabihin ninyo eh, kahit Congress, kahit mag-defend na mag-defend, you abuse your power. Simple, because kung hindi kayo mabuso, hindi nyo pinakawalan si Doc Lorraine at si Ka Eric. Pinaglaban nyo, hinintay nyo yung korte. Because you are very sure doon sa ginawa ninyo na contempt sila. Eh, nadinig nyo lang yung nag-file ng ano, yung sa korte at nagpirmahan tong mga PMA na to. Aba, hindi biro yung nagpirmahan, Panay General. No, nandun pa. Nandun, general problem.
Sama mo na si General Merchandise, General Upholstery, General Manager, no? Panay, both retired. Hindi makapirma yung mga active eh. Hindi makapirma. Yun ang nakakatakot doon. Pagka nakita na mga active na yung mga upper class nila na mga ina-idol nila, eh, nakapirma. Tapos sila lang hindi makapirme. Eh, kabahan kayo. Kaya kinabahan ng Congress eh. Kasi pag saan to pupulutin pagkahinayaan nyo, mag-snowball to? Kaya, boom, pinakawalan. Kasi yun yung demand doon sa manifesto. Pakawalan nyo agad yan. Masasara kayo. Why? Congress, your power emanates from the people. Ibig sabihin, the people can shut you down. The people can discharge you, can terminate you at any point in time kung gustuin ng tao. Meron tayong processes, meron tayong legal processes, meron tayong constitution. Pag sinabi ng taong bayan, to hell with the constitution, pati yan papalitan namin. Kasi yung constitution na yan, ginagamit nyo para protektahin yung sarili ninyo o para abusuhin, para kumita kayo, para balahurain ninyo. Binabastos nyo. Gago kayo. Wala na kaming tiwala sa inyo. Pag sinabi ng Pilipinas yan, goodbye Congress. You see, the people of the Philippines can shut down Congress. The people of the Philippines can fire every one of you. I'm not instigating. I am warning you as to what may happen. Yun yung problem ng Congress. Because in trying to save face doon sa what may happen, lalo kayong nabaon sa kumunoy. Lalo kayong mababaon sa kumunoy. Dahil sa kasyabihan ninyo at sa kaarogantehan ninyo. Dahil sa inyong abuso sa power na imbis na yung taong bayan protektahan ninyo, eh, inaabuso ninyo. At ang issue, ha? Hindi si Badoy, hindi si Eric, hindi yung SMNI. Ang issue, mga taong bayan, ay yung pera na kung ilang taon na yan, eh, ang liquidation, accounting and liquidation, ay by certificate. Yung concurrent na resolution number 10, yun ang issue. Nililiis nyo pa yung topic eh. Para yung taong bayan, maloko ninyo. Eh, hindi loko-loko yung taong bayan. Kaya nga, delikado ang Congress. Delikado kayo. You betters. Yung mga matitino dyan, yung mga inosente, you better start thinking how to terminate that resolution, rescind that resolution. Somebody na matino dyan should stand up, be recognized, and file a resolution terminating, abrogating, tama ba yun, mga term? Tapusin ang walang kabalbalan, ang walang iya, na walang katorya-torya na resolution number 10. At ang i-push forward ay ang accounting ng pera, ang liquidation ng pera, ang pag-audit dun sa pera, resibo, item for item to the single centavo, bigyan ka ng 50 million, 48 million, 10 million, you, 25 million, Senate, Congress, ang inyong gagawin na patakaran, papatayin ninyo yung nakagawian na kung ilang taon na yan, kung 20, 30 taon na yan, na palakaran, na kalakaran, tigil nyo na. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, you will be shut down by the people of the Philippines through a revolutionary government. And I'm warning you, I am for you, guys. Marami akong kakilala dyan sa Congress at saka sa Senate eh. May mga kakilala rin ako kahit papaano. So, I'm warning you because ano kayo eh. Umabuso talaga kayo. And ngayon,
ililis nyo pa, babanatan nyo pa SM9. No, sige, tanggalin nyo na yung franchise. Gusto nyo, summary hearing, tanggalin nyo na yung franchise. But that will not save you the perception of the people. Akala nyo nakawala kayo? Mga ungas, ganun ang tao. Ganun yung nadidinig ko. Mga walang nga kayo. Kami, nagbabayad ng taxes. Kahit nga ako, walang kapera-pera, sabi ni iba, may VAT naman. Binabawasan din ako, nagbabayad ako ng taxes. Yung mga nagre-remit, nagbabayad sila ng ano, taxes, etc. Tapos, ang issue is yung pera ng taong bayan, ilang bilyon yan na hindi kayo hihingan ng resibo at magse-certify lang kayo sa COA na hindi kayo mag-question kasi meron kayong ginawang resolution number 10 at pagka kinwestiyon kayo ng sino man, babawasan nyo, kakaltasan nyo, papahirapan ninyo sa kanilang budget. Pera-pera to eh. Gusto nyong tanggalin kayo ng buo ng taong bayan, eh, bala kayo. Bala kayo sa buhay nyo. Basta ako sinasabi ko lang, I am not a prophet. Practical lang ako na tao. I have a gift of foresight. Nakikita ko kung yun, winiway ko ba. Da, delikado kayo. At baka madamay pa si BBM. Madadamay si BBM. Mag-shutdown. Wala. Hindi makatapos yung administration. Kasi yung taong bayan, pikang-pika eh. Saan ka nakakita? Harap-harapan. Ilang taon kayong ganyan. Kaya pala ginawa niyong kamag-anak incorporated, tatakbo yung lalaki, yung asawa, pagkatapos ng tatlong term, yung babae, yung misis. Pagkatapos ng isang term, babalik si lalaki, hindi kaya magpo-full term yung babae, and then yung anak naman. Kamag-anak incorporated. Kaya pala ganun. So, ang aking pleading sa inyo, kung sino pa man ang natitira dyan sa Congress at sa Senate, mga pangalan na aking nirerespeto, need I enumerate your names? Pasukan sana kayo, ang prayer ko, pasukan sana kayo ng konsensya ninyo. Pasukan sana kayo ng Holy Spirit at isipin ninyo, mali naman talaga to eh. Mali naman to, kasi yung all other government agencies, pagka nag yung tungkol sa pera-pera, mahigpit ang ano, ang audit, mahigpit ang COA. Pero kayo, certification. Yung pag magbigay ka ng resibo eh, na kunyari kumain ka 5,000. Ano itong 5,000 Jollibee? Ano ito? Yung pala nangolekta ka lang ng mga sa isang gabi kasi kukwestiyonin 'yun. Eh bakit panay same date isang araw tapos 5,000, 3,000, 2,000, 1,000. Yung pala kinuha mo na kinuha ng ganun. Papasa ba 'yon? Mako-question 'yun eh. Supposed to be mako-question 'yon. Eh kayo, certification na ginastos nyo sa gasolina ito, ginastos nyo sa walang na MOE ninyo. Eh mali eh. Kaya nga, kung sino pa yung natitira dyan na matino, unahan nyo na rin. Unahan nyo na. I-declare nyo illegal yung resolution number 10. Questionin nyo, excuse me, sa Senado at sa lower house, questionin ninyo. Tiyong ko yun. Yung mga bulati ko. Questionin ninyo yung inyong institusyon na kung pwede, maayos natin to. Kasi nakakaya sa taong bayan. Panikay salita, honorable, honorable, ganito, ganyan. Kung pagalitan nyo, balahurain ninyo ang mga witnesses ninyo na inimbitahan nyo lang. Babastusin nyo. Grabe. Yung pala, ang liquidation ninyo, certification lang, yun ang issue. Pilipinas, yun ang issue. Laya na sila Caselis, tsaka si Lorraine Badoy. Nagpirma na yung mga PMayor, hindi pa nga lahat yun, kasi iba, hindi nagpe-Facebook. Remember, hindi lahat ng PMayor ay computer o techi. Hindi lahat. Iba, walang pakialam niya, walang Facebook account niya eh.
Pero kung alam nila na, uy, si ganun, meron palang ganun, ay, dapat ako makapirma rin yung ganun ba? Hanggang ganyan, may gusto pang pumirma. Bago nga ako mag-vlog eh, sinabihan ko pa nga yung upper class eh, sir, thank you sir. No? Pero, chine ko yung pangalan ko, wala eh. Ha? Ha? Wala yung pangalan ko pa, no? Eh, dami pa eh. Sige, eh, kung nangyari sa akin yun, eh, dami dyan na gustong pumirma, hindi makapirma eh. At saka, mga pimeyer lang yan eh. Paano yung mga sundalo? Mas marami mga sundalo. Paano yung mga scout ranger na retired? Ang dami nun. Paano yung mga special forces? Paano yung mga marines? Ay, sus ko, dami. Yung mga nadidinig nyo, ang binibigyan nyo ng is mga pimeyer. Eh, yung mga pimeyer, wala naman yan na hindi naman, sorry naman, mali yung term ko. Eh, mas malakas sana. Mas malakas yan pagka nandiyan yung mga sundalo nila. Eh, hindi naman yan pumipirma para ano, mag-revolusyon. Hindi yun ang intensyon. Pumipirma yung mga yan kasi na in-express nila yung freedom of expression nila. Sige, subukan nyo. Patawag nyo isa-isa yan. Baka malasin kayo Congress. Baka matapos kayo bigla. Yun yung problema. Because yung taong bayan, hindi na pwedeng takutin. Huwag nyo tatakutin kasi kayo ang napalpak. Hindi yung sila Loren at saka si Caselis. Hindi sila. Kayo. Kasi bumaliktad kayo eh. Nag-flinch kayo eh. Natakot kayo eh. Whether kung sa Supreme Court kayo natakot o sa mga suporta ng tao kayo natakot. Doesn't, ano, ang mahalaga is you stop what you're doing wrong and start thinking, start facing reality. Ganyan ang image ng Congress. Ganyan ang image ng Congress and pwede kayong isara ng taong bayan na pikang-pika. Pagka sinabi ng taong bayan, to hell with you all, madadamay pati yung matitino. Kaya suggestion eh, sa mga matitino na congressman at mga senator, you start questioning the manner by which kayo liquidate ng pera, the way you are being audited, you question that. Burahin ninyo yung resolution number 10. Because hindi dapat nyo sapawan yung COA, guaranteed by the Constitution, as an institutional body, they should be the ones dictating how you will be audited. Hindi porke kayo may hawak ng pera, kayo nag-aallocate ng pera, kayo nagbibigay ng budget, kayo gumagawa ng batas. And then gagawa kayo ng technicality. Resolution number 10 is a technicality. Huwag nyo kaming bobolahin, huwag nyo kaming lulukohin. Kasi kami mismo, naintindihan namin yung nangyayari. Alam namin, pare-pares galing sa gobyerno, alam namin, mali yun, yung lukuhan na auditing, no? Resibo. Dapat, kung walang resibo at pipirma lang kayo, it breeds corruption. Ngayon, ang question mark, kahit sabihin ninyo, hindi kami corrupt, ginamit yung pera, paano nyo ngayon patutunayan nasa ng mga resibo? Diba? Kaya pumasok kayo sa alanganin, you interpreted things to your own advantage sa PMA, General Magalong. Taking advantage yan. Taking undue advantage. Sa amin, when faced with the dilemma, did I intend to deceive? Did I intend to take undue advantage? You should be able to answer no to both questions. Did I intend to deceive? Niloloko ko ba ang taong bayan? Yes! Did I intend to take undue advantage? Yes! Yes, sa 2 questions, masama pa nga kayo eh. Kasi dapat no sa 2 questions. Then you are doing the honorable thing. Now, Congress, may mga PMayor dyan. Mga sir, did I intend to deceive? Did I intend to take undue advantage? You're the congressmen. You're the ones formulating laws. You're the ones allocating budget. Tapos kayo, i-require ninyo kung paano ang ano ng pera.
Kayo naggagawa ng batas eh. Tapos kayo mismo, certification. May mali talaga. Niloloko nyo taong bayan. And you better explain that. And you better correct that. Otherwise, at tingin ko, matatapos kayo. Matutuldukan yung karir ninyo. Yung institusyon, binastos nyo eh. Binastos nyo taong bayan eh. Kaya nga, good luck. Good luck sa inyo. Mayor, Sir General Magalong, Idol, sabi mo, for Ms. Badoy and Mr. Celis, manipulating facts and distorting reality for personal or political gain is not love of country. A true patriot champions truth and integrity above anything else. Let this be a lesson to all lying, to all that lying has no place in our country. Sir, hindi naman sinabi ni Badoy, ni Doc Lorraine, hindi naman niya sinabi na ako lang ang may love of country dito. Kayo, wala kayong love of country. She is expressing that she loves the country so much. Bawal ba yun? Masama ba yun? Ang pangit, sumagot si General Acop, si Congressman Acop, na you do not have a monopoly of love of country. Mas marami kong ibinuwi sa'yo o sinugal kaysa sa'yo. Mali eh. Hindi dapat nagtagisa ng love of country. As congressmen, you should all be matured to face the different traits of your mga guests ninyo, mga witnesses ninyo. You should maintain your cool. Hindi yung ganun. And General Magalong, I appreciate na yung vote of confidence mo kay General Acop. Yes, oo. Pare-pares tayong mga love of country, oo. Pero dapat hindi i-belittle yung love of country ni Dr. Badoy. And we do not have a monopoly of being honorable men. Tama? Pwedeng sila honorable. Pwedeng, paano ko sabihin, mas honorable sila kaysa sa atin. O di, magagalit tayo. So, pangit yung sasabihin, mas nagbuwis ako ng buhay, mas maraki ang aking sinugal kaysa sa iyo. Pangit yon. Kasi sa tingin ko, tayo, kahit kayo, ay magtagal kayo sa servisyo, nag-retire kayo, inabot kayo ng sandamakal na 30 plus years sa servisyo, nandiyan yung NPA. Kahit anong nangyari, pumasok yung class 50s, na-retire. 60s, na-retire. 70s, na-retire. 80s, na-retire. Tayo, mga 80s. Ako nga, umalis ako kagad, nainis ako eh. 90s, mare-retire na. Ruling class, 89. Itong dalawan to, Celis Badoy, sila ang naging frontrunner sa NTFLK kasama ating mga intelligence agencies. Kasama sila Kapuyan, Mistako, kasama sila Alex Polinto, Monteagudo, Sanika, lahat ng pumapapel sa NTFLK, itong whole of nation approach na sinasabi nyo, nung pa, mali na naman yun, nung pa, namin alam yung whole of nation approach. Ay, pabira naman ito, nagiging tagisang kasi ng pagalingan, hindi dapat ganun. Hayaan nyo sila to shine because it is their time. Our time is up. We did our best. We did our service. Kayo mga nagtagal. Ako, I got fed up. No? So, wag yung sasabihin, wala akong karapatan magsalita. Mas mataas ang kategorya ko sa inyo. Public servant kayo, private citizen ako. So, mali. Pare-pares tayong you do not have a monopoly of love of country tsaka ng honor. Now, I was a bit disappointed, Sir Mayor, Idol. I was a bit disappointed, Sir. Because the issue is not really Badoy and Eric. The question was, 1.8 billion ba ang nagagastos ni Speaker? It was a question. Kahit saan nyo daanin. Panoorin ninyo yung tape,
yung video, panoorin ninyo. At yun ang issue. Now, I expected to hear from you, sir, being a number one na ally ng anti-corruption, being a pillar of everything that is good, prim and proper sa service and sa government drive against corruption. Yung General Magalong. Never mind questioning Lorraine Badoy and Caselis. May sinasabi ka na, let this be a lesson, na lying-lying na yan. And napakalinaw nung pinos na question. If you napanood nyo yung hearing, 2 point something billion, ang tinanong nga, 1.8 billion, tapos nun, sinabi ng Congress, 39 million lang gastos. O, isa pupunta yung sobra. Eh, bakit magbabudget pa ng mas malaki? Ng 1.3 billion for next year. Eh, kung ang gastos mo, 39 lang eh. Eh, kung titignan niyo historical niyan, mali. Alam naman natin, galing sa serbisyo, na pagka meron ka savings, gagamitin mo yun, iko-commit mo elsewhere. Why? Kasi pagka sinoli mo, hindi ka pwedeng humingi ng the same amount. Babawasan kasi sinoli mo eh. Meron kang presidents na sinoli mo eh. Hindi yung CBBM, presidents. Presidents, BBM. Bagong Pilipinas, bagong muka, Kongreso, ng babalahura. Okay, so, ang ano doon, dapat yun ang kinwestiyon ni sir. Sa akin sir, yun dapat ang ano kinwestiyon mo. Kasi talagang daming susuporto sa iyo nun. Question mo si Badoy. Kaya ang pangit niya yung tignan. P-Mayor, pumampi sa kapwa P-Mayor sa Congress, nagsalita na parehas may love of country, na parehas may honor, tax, nagsalita itong pumirma na 150 na PM Mayor. Suporta kay Lorraine Badoy at kay Caselis. Hati. And bigat nito. 150 plus, ongoing pa. Tapos ang daming gustong pumirma. Kaya nga, yun ang problem. Why is it ang nakita is yung lying ni Badoy at ni Caselis na kung titignan mo, ha? Eh, may issue dun sa bilyon na pera at yung manner by which it will be liquidated, audited by way of certification only, walang resibo, mas matindi yon na question, mas matinding issue yon. Kaya Congress, hindi pa tapos ang laban ng taong bayan. You better shape up, Congress. I'm warning you already for your sake. You better shape up. You better rethink your position. You better think Filipino. Paano ba ito? Honorable ako eh. Honorable ako. Sana nga nandyan ako eh. Kasi kung nandyan ako, kung ako lang mahilig sa politika, kumandidato ako, kahit nag-party list sana ako, siguro mananalo naman ako. Eh, nandyan sana ako. And then, kung nalaman ko yan eh, ay, ganito pala rito. 48 million, oh, 25 million, wala, certification lang. Okay, I certify that I have spent the funds allocated me as my MOE are all proper, di ba, and sound. Wisely spent money. Pucha, pero bumili akong kondo, bumili ko ng kotse, ng babae pa ako. Ang dami ko siguro ng chicks, ano? Joke, madinig ako ng misis. Nakakaano, ang hirap sikmura. Sakit sa sikmura eh. Mga bastos eh. And then you will say honorable, tapos ganong yung ayaasta ninyo. Congressman, Senate,
kung may natitira sa inyo na sa tingin, sana pasukin kayo ng kaluluwa na matino ng Holy Spirit o kaya ng mga anghel na deleguardya ninyo at magmuni-muni kayo, tama ba to o mali? Kasi kung ang sagot ninyo, yes or no? Mama, ganun na. Yes or no lang? Mga banat no sa yes or no lang. Hindi naman yes. Hindi naman no. Baka sumagot ako ng yes, therefore you're lying no. Walang yung mga tanungan niya, mga bopol, mga mali yung utak eh. Kulang kayo sa talino, sa totoo lang, kulang kayo sa talino. Nakakainsulto, no? O, hindi dapat ganoon ng congressman performance. Dapat ano kayo eh? Dapat mayroon kayo seminar muna eh. Tapos yung batas, hindi nyo alam. Nakakaya eh. Pero ito, mas ang pangit. Yung bankrupt ng moral fiber. Yun ang mahirap. Ano tayong magagawa doon? So if you continue to exhibit bankruptcy in moral fiber, hey, sorry, good luck. Good luck sa inyo because the people of the Philippines will not allow that anymore. We have spent so many years waiting, hoping, trial and error, voting, and then sise. The Filipino people are fed up, no? The Filipino people can put you in office and can take you out of office. They can even junk the institution, close the entire institution. Yun yung praktika, yun yung totoo naman yun, reality yun. The Filipino people, where your power emanates, can shut you down, can change the constitution. The Filipino people, remember yung constitution natin has to be ratified by the people. So power emanates from the people. So you do not treat the Filipino people na ganyan-ganyan lang. Pagka napuno yan, mayroong isa lang na magsabi, revolutionary government tayo. Good luck, patay lahat. Gulo ng Pilipinas. Revolutionary government. Mawala ang Congress. Lahat kayo. That's why ang pag-asa na lang ng Congress, ang saving grace is, merong matitino talaga na nakita, na-realize, nadinig nyo ako, na-realize, may mali talaga eh. Ayusin nyo. Do not wait na yung tao ang aayos at kung sino man yung tatayo na leader ng revolutionary government. Ganun kadelikado yung sitwasyon. Ganun kadelikado. Ayaw ko na magulong Pilipinas. Pero pagkaganyang may mga pumipirma ng mga opisyal, mga retired. Because naghirap yan. Tapos sasabayan ninyo ng mga ganyang-ganyang usapan. Merong aabuso kayo sa mga witness ninyo, pasasara niyo isang network, tapos nun, gusto niyo impeach si Sara, gusto niyo ibalik yung, ilagay yung ICC, ibalik, gusto niyo magkaroon ng ceasefire. Ceasefire, katangahan yun. tapos na, ba't yung ceasefire? Pinapakita niyo na yung collusion ng Congress and the Makabayan Bloc. Eh baka talagang masara kayo. Maraming galit. Maraming magagalit sa inyo. So yun ha. I prayed that I can be as honest as I can be. No? As honest as I can be. Hindi pa tapos to sa paglaya nila Celis at ni Doc Lorraine. Harapin ninyo yung totoong issue. Yung totoong issue. Yung liquidation nyo ng pera. Ayusin nyo. Matagal na ito eh. Ayusin nyo. Yung natitira dito na matitino, ayusin nyo. Propose to your institution to stop it. And then start the liquidation of monies and funds allocated to you, your office, item for item, money, centavo by centavo, using receipt. Okay? Maraming salamat sa inyong lahat. Meron pa ba ako nakalimutan? So yun, no one has a monopoly of love of country. Every Filipino, the whole 100 million Filipinos, they all love the country. Kaya nga delikado ang Congress, delikado ang BBM administration. That's why I'm able to say that kasi lahat may love of country eh. Pagka yun ang umiral, good luck sa inyo, no? Good luck.
And BBM should stand up and say, tigil, ayusin natin itong Pilipinas, sama-sama tayo, unity, dapat ganun. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat. God bless the Filipino people. God bless everyone. Comment lang kayo sa baba. Maraming salamat. Bye-bye.